Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang buong akala nito ni Dax ay makakasama na nito ni Dax ang kanyang mag-ina pagkatapos nitong tawagan ni Sui itong si Dax at sinabi nito ni Sui kay Dax na pupunta umano itong si Sui sa terminal kung nasaan umano itong si Dax kung kaya't inaantay naman din nito ni Dax itong si Sui ngunit umabot na ito ng ilang oras si Dax wala pa rin Sui na nakarating kung kaya't nag-alala na itong si Dax kung ano umano ang nangyayari kay Sui at nang tawagan nito ni Dax cellphone number ni Sui ay hindi na ito makukontak ni Dax dahil out of coverage area na ito kung kaya't nakapagdesisyon itong si Dax na hindi muna umano ito tutuloy na pupunta sa probinsya at kailangan umano nitong alamin ni Dax ang totoo kung bakit hindi umano nakarating itong si Sui sa kanilang usapan. At dito dali-dali naman din itong nagtungo itong si Dax sa Epix Medical Hospital at nagmangmang itong si Dax kung nandoon ba itong si Sui ngunit nagtataka rin itong si Dax kung bakit hindi naman umano niya nakikita si Sui at dito hindi ito nakapagpigil itong si Dax ay nilakasan ang kanyang loob at gusto nito ni Dax na makausap itong si Dr. Tanyag kung kaya't agad itong gumawa ng paraan itong si Dax upang makapas sa loob at hindi mapapansin sa mga tao at nang magtagumpay na itong si Dax ay agad na itong nagtungo sa opisina ni Dr. Tanyag kung kaya't ikipinanlaki naman din ang mga mata ni Dr. Tanyag nang biglang bumukas ang pintuan ng kanyang opisina at nang pagmasok ay walang iba kundi itong si Dax at agad naman din itong tinanong ni Dr. Tanyag kung ano umano ang sadya nito at tatawag umano ng mga pulis itong si Dr. Tanyag upang ipapahuli umano nito ni Dr. Tanyag si Dax. Ngunit hindi naman din ito nagpaligoy-ligoy pa itong si Dax. At agad naman din itong pinigilan ni Dax itong si Dr. Tanyag na tumawag sa mga pulis at sinabihan nito ni Dax itong si Dr. Tanyag na hindi umano siya pwedeng makulong dahil siya umano ang totoong ama. Dahil mayroon umano itong dapat malaman itong si Dr. Tanyag dahil siya umano ang totoong ama ng pinagbubuntis ni Zoe at hindi umano itong si Dr. Sipra. Kung kaya't natulala naman din itong si Dr. Tanyag sa kanyang naririnig galing sa bibig ni Dax at halos hindi na ito makapagsalita. Dahil na-shock ito sa kanyang nalalaman na katotohanan na niluluko umano siya sa kanyang anak at ilang beses umano nitong pinaamin ni Dr. Tanyag itong si Sui ay hindi umano ito inamin ni Sui ang totoo. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.